trellis, dahil yung trellis sira-sira. Sino ba kayo? Akin mo! Sino kayo? Go! Karin, let's go! Sorry. Norman? Sinon? Si Baby JR! Pa! La! Norman! Ano nangyayari? Norman! Ma! Pa! Si Baby JR! Norman! La! Norman! Si Baby JR! Kinuha nila si Baby JR! Ano nila JR? Nakita ko sila sinasakay po nila sa sakay si Baby JR eh. Hinabol ko sila pero nakatakas po sila. Sino kumuha? Yung babae kasampot po ni Brendan. Si Rhea! Si Rhea! Oo, siya po, siya po. Siya po. Nakatakas po sila. Ano ang gagawin nila kay JR? Saan nila natin si JR? Yung anak ko! Pa! Ransom doon sa loob! Tara, tara, tara! Pa, bakit di pala kalayo? Pa, be! Napakawalang hiya talaga ng mga Rhea na yan. Napakawalang hiya nila. Anong gagawin nila sa anak ko? Lily, hindi ka muna mag-isip-isip ng mga ganyan. Ha? Hindi rin nakakatulong. Baka pera ang gusto nila. Pero wala pa po kumakontakt for ransom. Anong balak nila sa bata? Asan na kayo? Buti naman sumagot ka. Akala ko patay ka na. Wala na. Nagkanda leche-leche na. Hindi mo nakuha yung pera? Anong pera? Barya na lang yung nakuha ko. Pinaglalamusak ng mga tao doon. Di ba, Alina? Makakaganti pa rin tayo sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Millie. Ngayon pa, kung kailan wala na tayong pera, saka wanted na tayo. Basta, papunta na ako dyan. Ipapakita ko sa inyo. Anton! Anton, ano sabi ng mga polis? Hinahanap na nila yung sasakyan ni Rhea. Pero hindi natin alam kung anong plano nila sa bata. Baka mamaya gumanti sila tapos gamitin nila yung baby. Millie, I'm sorry. Dahil sa nangyari sa amin ni Rhea, anak natin ang ginagamit niya. Gusto niyang gumanti sa akin, pero anak natin ang binabalikan niya. Anton, huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan yung mga ito. Talagang masasamang tao lang sila, kaya nila nagawa to. Gusto ko lang na hindi na nila makakasama ang anak nila ever. Wala na nga tayong pera. Nagsama ka pa ng palamunin. Bakit hindi? Kumakatakas naman tayo. Paano? Ito ang fake documents na. Fake passports, fake IDs, pati na din fake marriage certificate at birth certificate ng bata para malabas na siya ng bansa. Paano niyo nagawa to? Natagal ko ng plano yan. Natagal ko ng plano ilabas si Anton at ang anak niya sa bansang to. Pero, alam mo naman ang nangyari. Laura, tama na! Ako sasama sa'yo. Papay, natapos na lahat ng ginawa ko para sa'yo? Naalala ko na. Millie, naalala ko na. Ikaw nga asawa ko. Naalala ni Anton ang lahat at nagkabali ka ng dalawa. Nasira ni Millie lahat ng plano ko. Pero, nung nakita kita ulit, pinaalala mo sa akin na mas importante pa rin ang pera. Kaya, paubaya ako. Alam ko naman na pwede kong balikan yung mga plano ko anytime. At ngayon na ang tamang oras. Except this time, ikaw ang kasama ko at hindi si Anton. Ibang klase ka talaga. Masama talaga ako magalit. At tulad mo, ayokong naiisahan. Wala man sa atin ang pera, pero nasa atin pa rin ang huling halaka. Dahil ngayon, nasa atin ang pinakamamahal nilang anak. At ilalabas na natin siya sa bansa.
hindi na nila makikita ang pinakamamahal nilang anak. Dahil ilalabas na natin siya sa bansa. Arya? Oo, nandito. Noling, para sa inyo po. Gusto po kayo makausap ni Sir Joed. Si Joed? Joed! Nabalita ko ngayon nangyari. Sinabi na sa akin ng mga kasama akong polis. Kinuha ni Rhea ang anak namin. Pero wala pa rin kaming lead kung nasaan siya. Nakita niyo ba kung may kasama si Rhea nung kidnapping si JR? Yung babaeng driver po ng sasakyan. Posibleng pinsan niya ang babaeng yun, si Christine. Andiyan yung safe log, as you requested. Ah, okay. Oo, kilala ko yun. Nung minsan magkita kami ni Rhea, pinuntahan ko siya rin sa pinagtataguan ng pinsan niya. Isasend ko sa iyo yung address, ha? Alam ko suntok sa buwan. Pero posibleng nandun pa sila. Posibleng nandun pa ang anak nyo. Kahit suntok sa buwan, Joed, pupuntahan ko dahil kailangan ko mahanap yung anak ko. Huwag kayong mag-alala. Pasusunod rin ko yung mga kaibigan kong pulis para tulungan ka. Salamat ha, Joed. Sana mahanap niyo ang bata. Sana maging maayos ang lahat. Maraming salamat, Joed. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa lahat na nagawa ko sa inyo. Ito na. Ito na yung address. Kailangan ko punta itong lugar na to. Sasama ako. Lily, baka mapahama ka lang. Hindi ko po kaya. Nandito lang ako. Kailangan ko mahanap yung anak ko. Sasama kami ni Banong. Wala na tayong oras. Tayo na. Mag-iingat kayo. Ingat po. Twinkle, twinkle, little star. How they wonder where you are. Up above the sky will fly. Like a real man, oh. No one will ask why. Ano pinagawa mo? Wala, sinishaver ko lang yung revenge natin. Imagine ko kasi sina Anton and Manny ngayon. I'm sure windang na sila. Umiikot na mga put nun kakahanap sa anak nila. Anyways, nakausap ko na si Sanjo. Sabi niya, yung dadaanan daw natin walang checkpoint. Malinis daw. Papuntang airport. Oh, ano pang hinihintay ko po? Tara na. Hello po, Mrs. Rosales. Mag-update lang po kami sa inyo. Meron po kaming nakuhang impormasyon na merong flight si Rhea Angeles at Brendan Salazar papuntang doon. Millie, ano nangyari? Napanaginipan ko sila Brenda at Rhea. Kinukuha ko si baby sa kanila. Kinukuha ko si JR pero hindi ko nakuha. Hindi ko nakuha! Huwag ka maniwala sa panaginip na yan, ha? Panaginip lang yan. Anton! Mababawi natin si baby. Lahat gagawin natin. Please, gusto ko na pumunta ng Dubai. Gusto ko na pumuntahan yung baby ko. Mahal, kunting tiis lang. Maayos na rin ang papers natin. Kunting tiis na lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya tiisin. Oh, hintayin na lang namin kayo sa kotse. Sige. Magulang din ako, kaya alam ko ang pinagdadaanan nyo. Kaya kahit gusto ko kayong pigilan, parang na rin sa kaligtasan nyo eh. Alam ko hindi kayo matatahimik. Ma, kailangan namin mahanap si JR. Opo, kahit halugugin namin yung buong Dubai, basta mahanap namin yung anak namin. Friend, may awa ang Diyos. Babalik din sa atin si JR.
Tumawag kayo sa amin agad pagdating niyo ng Dubai, ha? May kipagtulungan na rin kami sa polis dito. Mag-iingat kayo, ha? Salamat, ma. Umaga. Millie, tatagan mo ang loob mo, ha? Opo, para sa anak ko. Taga na. Ingat kayo, ha? Excuse me. Have you seen this people? Thank you. Thank you. Kabayan? Oh. Sir? Sir, tanong ko lang, nakita mo na ba itong mga tao dito? Sige, thank you ah. Wala nang makakahanap sa atin dito. I'm sure, baliw na sina Antonio and Millie kakahanap sa anak nila. Pero sorry na lang sila, hindi na nila makikita si JR. Finally, nakaganti na rin tayo kina Antonio and Millie. Hindi ako kontento sa ganti lang. Gusto ko, higit pa sa bawi. Higit pa sa bawi? Anong ibig mo sabihin? Yung konta ko, meron na nakuha ang buyer. Ang buyer? Ibebenta natin tong bata, kapalit pera. Wala naman sa usapan yun ah. Oh, anong gagawin mo? Ano, aakuhin mo to? Ha? Ikaw magpapalaki rito? Ha? Ituturing mong sa'yo? Bakit? Dahil mahal mo pa yung Anton na yon? Hindi naman sa ganun. Eh, yun naman pala eh. Tin mo ang itsura mo. Tin mo yung sarili mo. Ano to? Sa tingin mo ba magiging mabuti kang ina? Ha? Tin mo ako, tayong dalawa. Parehas lang tayo. We are not capable of loving anyone other than ourselves. Kaya tigil-tigilan mo na yung ilusyon mo na maging nanay. Dahil hinding-hindi ka magiging ina, kanino man. Ito, itong bukwit na to, ibebenta ko to, ha? Para kahit papano, makabawi man lang ako sa mga ginastos ko para ilabas sa Pilipinas yung bukwit na yan. Yes! Sige, papunta na. Okay, sige. Finally, some good news! Sino naman yun? Yung konta ko, may nakuha ng buyer. Mabibenta na natin bubwit na yan. Tara na! Wow, ang cute-cute naman ng baby. Hi, Ma'am. Ah, I think you're familiar po sa akin. Parang kayo po yung naka-check-in sa pinagtatrabahoan kong hotel din sa Ramirez Hotel. Anyway, Ma'am, ang swerte-swerte nyo naman po sa baby nyo. Alam ko pong isa kang mabuting ina, kaya alagaan nyo po siya. And let me know, Ma'am, if ever anything you want in the hotel, let me know. Sige, Ma'am. Have a nice day. See you around. Lia! Hoy! Ano ba? Liga na!